nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating sharers na walang iba kung di si Rojit Saporno from the ACES. At siya po ay restaurant manager and isa din po siyang Malay, OFW sa Malaysia. So sir, you're from Davao, Mindanao. Mayroon daw po kayong ibabahagi na kagandahan ng ating products. So please come in. Maraming salamat po Ma'am Camille Ibao sa pag-introduce po sa amin. Una-una sa lahat po, pinapakilala ko po ang sarili ko. Ako po ay si Mr. Rogito, just call me Rogi Saporno. Taga ACES Group po. Ang aking pong upline ay walang iba po, ang pinakamaganda at pinakagwapo kong upline na si Ma'am Marilo Ingracia at saka si Sir Edwin Ingracia. At bago kong umpisa po, una-una sa lahat, pinapasalamatan ko po si Ma'am Vicky Tagtakan at saka si Ma'am Cora sa pagbigay po sa akin ng chance na makapag-share po dito sa HealthWell. Ako po pala ay isang former OFW at ang mga trabaho po sa labas ay lahat po ay nasa food and beverage section po. Ako po ay isang naging restaurant manager po ng Kentucky Fried Chicken sa Malaysia at naging restaurant manager din po ako sa Pizza Hut Brunei. Kasi po, napakahirap pala magtrabaho na malayo ang pamilya. Kahit napakaganda po, nakanektay po tayo doon, napakalayo po sa pamilya, naku, masyadong masakit. Pero kaso, sa utos ng ating kahirapan, eh siyempre, wala tayong choice at gawin yun. So ako po ay nagsimula sa HealthWell noong July 5, 2017. At ang nagtulak po sa akin na bakit pa ako pumasok dito ay ang aming kahirapan sa buhay. At pasensya na po. Pasensya na po, medyo may pagkasitunado. Alam niyo po, bago pa ako pumasok sa HealthWell, sa kakulitan po ng aking na si Sir Edwin Ingracia, siguro mga naka-apat na beses na po siya nagkukulit sa akin. At alam ko naman po na itong business na to ay malaki po talagang maitulong sa atin. Kaso lang, nagsisimula pa po tayo, hindi pa po natin alam kung ano po ang maging direction po natin sa buhay. At ako po ay lubos at galak nagpapasalamat kay Upline Edwin sa kanyang kakulitan na ako po ay nakapasok dito po sa HealthWell. Alam niyo po, nung pumasok po ako dito sa HealthWell, bago-bago pa lang po, halos ang dilim-dilim na po ng sitwasyon ng buhay namin. Bawal po kami sa problema. At siyempre, nung ako'y nagsisimula pa, hindi ko pa po nakikita kung ano talaga ang maging direction ko po sa HealthWell. Ang pagsimula ko po rito, yung tulad sa sinasabi ko, ang nagtulak po sa akin na pumasok dito, ay ang kahirapan namin. Alam niyo po, naputulang kami ng kuryente sa bahay. Nakatanggap na po ng acquired assets sa Pag-ibig. Napapaalisin na po kami sa bahay. At kinuha pa po yung mga kagamitan ko sa bahay ng dahil lang po sa utang namin. Sincere na po sa boses kong ito dahil totoo talaga po, totoo talaga. Yung nga kanina sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na hindi po ako maging best actor dito, pero lumalabas talaga ang pag-best actor. So ibig sabihin, galing talaga sa puso ko talaga na talagang tutululo, talagang luha ko po. So pasensya na po, kalalaki kong tao, pero dito sa HealthWell talaga pag matulungan tayo, walang lalaki, walang babae, talaga paikin at paikin ka dito sa HealthWell na to. Maraming salamat po sa nagbigay ng pamalakpak yan. Medyo tumatapang na po ang puso ko ngayon. Alam niyo po, nung
nung hindi pa ako nakapagsimula sa Hillbuilt na ito, ang dami po namin naranasan, pinagtipon-tipunan na po kami ng kapitbahay namin, hanggang hinila ang rep ko sa bahay ng dahil lang po sa utang. Hindi naman po pwede na hindi ko ibibigay at nag-utang po kami dahil sa kahirapan ng buhay kaysa maggawa tayo ng mga hindi legit sa buhay, na ikakasama ng ating buhay. Pero sa awa ng Panginoon po, ay naku, ang hirap talaga. Napakasarap na hindi maintindihan na totoong-totoo pala po ang Hillbuilt ay isa pong kumpanya talagang nakakatulong sa mga taong may pangarap tulad ko po. At pangalawa po, bakit po ako pumasok dito? Dahil ang asawa ko po ay bloodline po niya. My blood. So ang dami-dami na po naming gamot na pinapainom at hindi ko po alam dahil wala pa akong idea sa Hillbuilt na ito. Ito po pala isang malaking tulong po sa aking asawa na ngayon po ay hindi na po siya umiinom ng kanyang gamot, kundi ito na lang pag-iinom ng green barley. Pangatlo po, ang anak ko po na nagtatrabaho sa call center, si Jen po, siya po ay isang COVID patient. Naging COVID victim po ang anak ko po dahil nahahawaan po siya ng mga kasamahan niya sa call center. So, at doon pa rin po siya sa bahay, naka-quarantine at naka-isolate po. So, nung nalaman na po namin na siya po ay isang COVID patient at araw-araw po ay kasalimuha po namin sa loob ng tahanan po. At yun na po yung mga apo kong maliliit na 7 months old pa lang po. Napakasakit. Dalawang linggo po, hindi ako makakatulog. Maliban pa sa mga kapitbahay, na imbisi pagdarasal po tayo, pero kinukundim at lalo may dagdagan ng depress. Hindi ko na po alam po anong gagawin ko lahat pag mga anak ko po ay nakatunga nga sa akin, Papa. Anong gagawin? Tatakpan ba tayo? Anong magkain natin? Pero marami sa tawad po, malaki po ang tinulong ng Hillbuilt sa amin sa araw-araw po natin pag-iinom ng green barley, especially na po yung anak kong may COVID. Siya na lang po ang pinapainom namin at ngayon kahapon lang po namin nalaman nung hindi pa po siya naging maayos sa COVID, Panginoon, ay pa mga pinagdarasal ko po palagi sa Panginoon na Panginoon, ikaw na lang po ang bahala sa amin. Yung anak ko pala, humihinga na lang po sa bunganga, wala na po sa ilong. So sa araw-araw po namin pag-iinom ng green barley, malaki pa ang tulong sa amin. Pati na po yung apo kong 7-month-old po, dinala po namin doon sa San Jose Elementary School Gym upang ipagparapit test po kami lahat. Tiniis po namin ang pagtayo at tiniis po namin ang pagtayo doon sa kalagitnaan ng init sa gitnaan ng oval sa San Jose Elementary School upang ipa-rapid test kami, which is girecommend po sa amin ng LGU ng barangay namin. At sa awa ng Panginoon, kami po ay naging negative. So malaki po ang papasalamat ko po sa green barley. Sa panahon ngayon, sa pandemic po, talagang hindi po haka-haka lang ang pagka-amaze namin sa green barley. Isa pong malaking bagay po dahil kung hindi po kami naging negative, hindi ko po alam kung saan po kami ipo-quarantine ng aming LGU sa San Isidro po. So kahapon po, dumating na po sa kanya ang fit to work. So ang Hillbuilt green barley po, nga kapartner ko po sa company ito, ay malaking bagay po para sa atin. Hindi lamang po na nakatutulong sa ating kalusugan, especially na po sa akin, binago niya po ang aking buhay. Nasitel ko po lahat ng aming mga bad debts at yung bahay namin noon ay ito na po ang naging bahay namin dahil po sa patuloy kong pagtiwala sa pagsishare lang po ng Hillbuilt green barley ko. At doon po ako sa Mindanao po nagka-focus ngayon. Inabutan lang po ako ng lockdown dito sa Metro Manila. Hindi po ka ganun kadali po ang aking dinanas doon. Nasubukan ko po nasunog ang motor ko. Nasubukan ko din po nasubimplang ako. Hanggang ngayon bali po itong kamay ko. Pero hindi po ako umaayaw sa helper. Yan po ang nabunga sa akin. So ako po ay nakapag-renovate ng bahay namin. Yung refrigerator kanina na sinasabi ko po na hinila sa bahay. At minura pa po ako, hiyang-hiya na po ako sa kapitbahay namin, halos wala na po akong mukha.
ilalabas sa bahay namin. Yan ako ngayon. Natupad po ang pangarap ko. Sa patuloy ko lang pagsishare ng Bimbardi at una-una sa lahat sa pagdarasal ko sa Panginoon na siya po ang mag-guide sa atin sa lahat ng anumang mga gawain natin dapat gawin. Yun po, ako po ay nakabili ng dalawang motor. Yan po, yung isang malaking motor, yan po ang ginagamit po sa Mindanao. Na alam niyo naman po natin na Mindanao po ay isang critical area. Pero dahil po masaya po akong ginagawa, sa araw-araw kong ginagawa na sobrang layo, araw-araw, ulan init po ang aking kalaban. Pero dahil po masaya po ako sa Hillfield na siya po ang nagbago ng buhay namin, parang wala lang, parang nakapotser rin po ako. Yun lang, pagkulanan po ako, nababasa at mainitan po. Pasmado po no. Sa araw-araw ko po sa pagdarasal at pag-inom ng Health Wealth Green Barley po. Ito na po ang mukha ko ngayon, hindi ko man po kamukha si John Lloyd pero malapit na po. So, sinsya na po, inahaluan ko na lang po kasi talagang nanginginig ako ngayon dito. Kanina nga sabi ko ngayon, magpura, hindi ko nga alam, parang mataas ang BP ko at baka magkatan ako ng ambulansya. Buti naman, sa pagdarasal ko po, ako po'y natutulungan ngayon. So, yung pag-iyak ko kanina, yan po ay bunga ng aking kasiyahan. Na nagbunga po ang aking paghihirap na nung una po wala talaga, hindi ko talaga po makitsura kung paano ba talaga ang gagawin na ito. So pagkatapos ng dalawang motor na yun po, hanggang ngayon may natutulungan pa rin po ako at pati na yung mga anak ko po, gumagawa na po siya ng video na hindi ko pa po na-upload dito, nagsalita po siya, kung marinig lang po, lahat po tayo iiyak. Kahapon lang po namin nalaman na paghihirap po pala siya. Bumala lang po ang hirap kami. Hindi niya po pinapaalam sa amin kasi alam niya masasaklan daw kami ng mama niya. So kahapon ang buo iyak na iyak sa likod, hindi pala namin alam yung anak na lang namin pala muntik na pala mapumanaw. Nagpapakita lang ba siya ng lakas ng loob sa amin pero sabi niya, Papa, alam mo ba? Hindi na po ako makakahinga. So ang ginagawa ko po, ano-ano po kami umiinom, siya po ang pinapainom po ng Health World Green Barley ng kalahating bote. At kami naman po araw-araw ay tagdadalawang takip. Siyempre, nagtitipid din tayo sa pandemic ngayon. Pero maraming salamat po sa Health World na ito. At sa mga katulad ko mga nanonood ngayon sa via Zoom ko po, ito lang po ang masasabi ko po sa inyo na ang Health World po ay napakagandang kumpanya po. Isang taong mahirap. Isang taong punong-puno ng problema sa buhay. Isa na po ako doon. Isa na po ako doon. So ito na po, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Cora. Nung pumunta po ako sa opisina po dito, bigla niya po ako sinalubong na, Rudy, ikaw po ay maging sharer. So nung hindi lang alam ni Ma'am Cora, pag sabi niya sa akin ako po ay magsishare dito, hindi niya alam na sumasakay ako ng motor pa uwi. Wala po ako sa tamang direction. Sabi ko, kaya ko ba to? Ano ba to? Baka iiyak naman po ako at talagang umiyak po ako. So sa mga kasamahan ko po ngayon na nandirito pa po sa Healthwell, hindi po tayo mag-alinlangan at magdadalawang isip po na itong Healthwell po, kung gagawin lang po natin, galing po sa ating puso at ilalagay natin ipagbago ng ating buhay at sa mga future ng ating mga anak po, ay talagang totoo po. So ito po, hindi ko rin po alam na ito po pala ang naging total gross income ko po, mga ma-hold up ako nito. Ang late-late lang ito. Yan po ang mga paghihirap ko simula 2017 up to 2019. Ako po ay nakakuha ng 414,258.29 na laking gulat ko po ngayon. Hindi ko po alam lang ito na po pala ang akin. Hataw na ng hataw, share ng pag-share. Napa-improve ko na po ang bahay. So dyan po nagdadaling ang pagbabago ng buhay namin. Nasisitol ko po ang aming mga kautangan, yung mga CNA na kapitbahay ko na tahimik na. Ngayon, nagtipon-tipon na naman sila ulit. Di ko alam kung anong pinag-usapan, kung saan magaling ang pera ko. Nakapag-renovate ako ng bahay, nakapili ng motor. Ay, nako, di na natin pag-isipan yan. Ang gagawin na lang po natin, hataw na lang tayo ng hataw sa Health Wealth. Kasi yung Health Wealth Company po ay isa po mga katulong tulad sa ating mga kinakapos sa buhay ngayon. Sa kalagitnaan ng pandemic, hindi po tayo susuko dahil pangangilangan. So, stand proud! Health Wealth po at maraming salamat po sa kampanya ng Health Wealth. Thank you po.